my channel. Kanina, pumunta kami ng nanay ko sa Tico's Farm Grill and Restaurant. Unlimited buffet siya and Filipino food yung sinaserve nila doon. Kaya for my today's vlog, samahan nyo kaming kumain and re-reviewin ko na din kung masarap bang mga pagkain. So, ang mga pagkain kanina doon ay chicken hamonado, sweet and sour fish, yung fish doon is maya-maya, sinampalukang manok, crispy kare-kare, yang chow rice, mixed pansit canton, ginataang sitaw and kalabasa, spaghetti and carbonara, lechon kawali, Shanghai rolls, inihaw na tilapia, fried bangus, chicken, and dilis. Sa mga side dish naman nila, merong salad, salsa, tsaka may mga atsara din. Yung mga main dish pa lang nila, sobrang nakakatakam na at gustong-gusto ko na talagang kumain agad. Sa dessert naman nila, merong buko pandan, gelatin, bibingka, biko, at meron din silang bilo-bilo. Meron din silang chiffon cake and brownies. Sa drinks naman nila kanina, meron silang blue lemonade and cucumber juice. And sa price naman nila is magkaiba kapag weekdays and weekends. Sa weekdays, kapag adult, 228. Sa mga bata naman, 98 pesos to 135, depende sa height. Siyempre, meron din silang senior discount, 182. Kapag weekends naman, siyempre mas mahal, 268 sa adult, 98 to 135 pesos pa rin sa kids, and 240 naman sa mga senior citizens. So yan, samahan nyo kaming kumain ng nanay ko, at sobrang nakakatakam ang mga pagkain doon at masasarap. Tara, let's eat!
banana. Chicken hamonado, matamis yung chicken, syempre hamonado siya. Sweet and sour fish, hindi ko natikman yung sweet and sour fish kasi sobrang dami kong na rin namang nakain. At hindi ako masyadong mahilig sa sweet and sour kaya hindi ko siya tinikman. Ang pinaka-favorite ko na pagkain nila is yung crispy kare-kare. Sobrang sarap ng baboy doon kasi sobrang crispy nung balat niya and bagay na bagay sa kare-kare sauce. Yung mix pancit canton nila, masarap yung canton kasi sobrang tasty niya. And yung ginataang sitaw and kalabasa, ako mahilig ako sa gulay kaya kahit na anong gulay pa kinakain ko, yung ginataang sitaw at kalabasa niya maanghang kaya sobrang sarap. Yung Shanghai rolls naman nila, ang lasa ng Shanghai nila is typical lang din na Shanghai, masarap. Meron din silang inihaw na tilapia, pero hindi namin tinikman ng nanay ko kasi ang dami na rin kasi namin nakuha. Yung fried bangus, chicken and dilis, masarap yung coating nila. Sobrang crispy, lalo na yung dilis, ang sarap niya sa suka. Sa side dish naman, hindi kami nakatike masyado. Kasi ulam pa lang masarap na hindi na kailangan ng sausawan. Kumain din kami ng spaghetti and carbonara. So, isa sa nagustuhan ko sa spaghetti and carbonara nila is nakahiwalay yung pasta dun sa sauce. Kaya, sobrang sarap kasi ikaw yung maglalagay ng sauce. Depende sa'yo kung gano'ng kadami yung sauce. Ganyan. Dessert. Ang sarap ng dessert kasi sobrang Pinoy na Pinoy talaga yung dessert nila. Kasi meron silang kakanin, may buko pandan, ganyan. Meron din silang bilo-bilo at yung mga kakanin nila is bibingka and biko. Sobrang sarap ng biko at mahilig kasi ako sa matamis. Kaya pati yung sa chiffon cake nila, ang dami kong kinuha kasi mahilig talaga ako sa cake and brownies.
dalawa na kaano eh. Yun lang guys, sana nagustuhan nyo yung mga pagkain na shinare ko sa inyo ngayon. At alam ko natakam kayo sa mga kinain namin. Sobrang sarap. Try to visit Dico's Farm Grill and Restaurant dito sa Santa Maria, Bulacan. Ang alam ko meron din silang ibang branch. Kaya ilalagay ko na lang din yung Facebook page nila sa page description. Kaya i-check nyo na lang. Don't forget to like this video. And i-share nyo na rin to sa mga friends nyo. And pakiclick na rin po yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga videos ko. Please subscribe to my channel and thank you for watching. Bye!